Apoy, mas malakas pa sa pinagsamang puwersa ng sandatahan ng buong mundo. Sumisira ng mga imperyo, sibilisasyon at henerasyon. Nang dahil sa pananalasa ng mapanirang apoy, natuto ang ating mga ninuno na gumamit ng balde-baldeng tubig upang apuluhin ang mapaminsalang sunog. Ito ang naging simula ng bayanihang Pilipino. Kinalauna ng mga balde ay naging karitelang hila-hila ng kabayo. Maynila, bilang kabisera ng Pilipinas, naitaguyod ang kauna-unahang fire service. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, ang mga Pilipinong bumbero ay may sandata. Gamit ang kanilang armas upang ipagtanggol at protektahan ang ating bansa mula sa mga kalabang mananakop. Nabuo ang Philippine Constabulary Integrated National Police o PCINP. Hanggang sa katapusan ng rehime noong 1986, panahon ng himagsika ng lakas ng bayan. At nang dahil dito, nabuwag ang PCINP. Ito ang naging daan upang maisilang ang kawanihan na pamatay sunog o Bureau of Fire Protection at naibukod ang ahensya ng kapulisan o PNP, pati na rin ang kawanihan ng pamamahala ng kulungan at pinuhulihiya o BJMP sa ilalim ng kagawaran ng interior at pamahalang lokal o DILG. Sino nga ba ang mga nasa unang hanay na tumutugon tuwing may sakuna o biglaang pangangailangan dulot ng peligro na gawang tao o kalamidad na dala ng kalikasan? Ang inyong lingkod ay nagsisilbi na may taimtim na pagmamalasakit, matatag na lumalaban upang ang tungkulin ay magampanan ng walang hinihinging kapalit, mailigtas na lamang. Ang hangarin ay magbigay ng pag-asa at maging ehemplo ng katapangan upang patuloy pa rin labanan ang bawat hamon ng buhay. Nais ay mapanatiling ligtas at maayos ang kinabukasang tanglaw ng ating sambayanang Pilipinas. Ang tumatayong matatag na sandigan upang ipagbuklod ang ating bansa, kasama na ang buong mundo. Ipinag-ibay upang sama-sama nating harapin ang mga dagok at unos ng ating pinagdaraan ng mga suliranin. Ang paghubog ng ating kinabukasan tungo sa tagumpay, ang pilit at nais makamit. Ang kanilang piniling kapalaran, itinadhanang tawagin sa kahit saan mang tungkulin. Walang nang iba, kundi ang inyong Kawanihan ng Pamatay Sunog, Bureau of Fire Protection. Isa pong ligtas na araw, Pilipinas! Isa pong pinagpalang bagong taon, Metro Manila! Today is January 20, 2021. We are streaming live at the historical walled city of Intramuros, Manila. In Fort Santiago. Ako po ang inyong old friend, SF1 Rizosa. At ako naman po ang inyong old friend, FO1 Hernandez. Para sa gabay. At diskarte. Tungo sa ligtas na pamayanan. Atin sa inyo ng BFLEX. Friends, may gusto kami ibahagi sa inyong featured story. Special ito dahil mas mauunawaan natin kung paano nga ba nagsimula ang fire service sa ating bansa. Kaya naman, nandito tayo ngayon sa kabisera ng mahal nating Pilipinas, ang makasaysayang siyudad ng Maynila. Mga old friends, alam niyo ba, itong sinasakyan ko, isa sa pinakaunang steam fire engine dito sa Pilipinas at sa buong Asya. Dinala ito dito sa ating bansa, 1901. At ngayon, 120 years old na siya at fully restored. Matatagpuan niyo po ito sa Intramuros Fire Station. Hello po sa ating Yorme Isko Moreno at sa ating Lodi na District Fire Director ng Manila, Senior Superintendent Gerandy S. Agono. Sir, maraming salamat po sa mainit na pagtanggap sa amin dito sa City ng Manila. Ito pong serye na ito ay very educational at the same time informative kung saan napakarami pong mapupulot na kaalaman. Dito lang po yan matutunghayan sa BFLEX. Kaya dito sa Maynila, mayaman talaga tayo sa kasaysayan. Congratulations nga po pala mga old friends dahil sa programang Offline Ligtas na Pamayanan ay nakatulong ang pagbaba ng insidente ng mga sunog sa buong Metro Manila noong nakaraang 2020. In fact po, tayo po ay nakapagtala ng zero fire incidents related to fireworks. Kaya naman po, old friends, naging instrumento po kayo upang maging matagumpay ang programa na ito. Salubungin po natin ang pangalawang kabanata ng BFLEX. Ano po kaya ang title ng episode na ito?
sinundanan. Ano bang ibig sabihin ng pamagat na ito ng BFlix? Ang meaning ng sinugdanan ay simula sa Tagalog at sa English naman ay beginning. Ito ay ang sa salitang Bisaya o Mindanawan. Siyempre, well friends, kasama po nga natin ang ating mga kababayan sa lahat ng sulok ng Pilipinas. At pati na rin po sa buong mundo na sumusubaybay ng OLP Online ng BFlix. Simula dahil umpisa na naman ang bagong taon, 2021. Isang dekada na naman ang nakalipas. Ano kaya nang bago sa Metro Manila? By the way, well friend, sakto ang tanong mo sa featured story natin ngayon. Isang kwento na subok ng panahon. Panoorin po natin ito. Alis na po ako. Huwag mong kalimutan, mas sa facial. Opo, kuya. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang Bureau of Fire Protection ay nagpapaalala ng mga fire safety tips sa loob ng bahay. Mayong adlaw kanatong-tanan, kami sa Bureau of Fire Protection nag-remind ug mga fire safety tips sa ating panimalay. Una, ugaliin ang paglagi ang paglinis ng bahay. Kanunay na to, limpyohan ang atong balay. We'll be right back.
bantayan ang mga nilutong pagkain lalo na kung natutito. Bantayan ang nilutong pagkaon na binaang pinito. Siguraduhin hugutin mula sa tuksakan ang mga appliances tuwing aalis ng bahay. Ayaw kalimpi ito saksakan ang atong mga appliances kung mulakaw. Alisin ang mga nakaharang at mga kalat sa fire exit para sa mabilis na paglabas sakaling magkasunog. Dapat walay nakabagbag sa agyanan paggawas. Iwasan ang paglalagay ng mga damit malapit sa mga liquids na mabilis masunog. Likaye ang pagbata sa mga panapton o sinina duol sa magkasunog na likido. New Year, New Life! Ito po ang inyong lungkod, Superintendent J. Bernard C. Peñas, City Fire Director, BNP Pasay, na nagpapaalala, tahanan ay ingatan, pangalagaan ng kalusugan para sa isang ligtas na pamayanan. Muli, kami po ang inyong BFP, Bumbero Friend Palagi, at handang pangalagaan kaligtasan ng mamamayan. Matuto ka, sunog iwasan na. Always wear your face mask, face shield, at mag-sanitize. So, my friend, may New Year's resolution ka na ba? Ako? Wala nga ata, ikaw ba, old friend? Siyempre meron! Mga new life goals natin ngayong bagong dekada, tulad ng topic natin, New Year, New Life, Good Housekeeping. Yan, yan ang tema ng best fire station practices natin. Narito po si old friend Tyson upang ibahagi ang Good Housekeeping ng Manila Fire Station. Para sa segment na ito, ang Best Fire Station Practices. Makakapanayam po natin ang matatag na haligi ng Manila Fire District. Si Senior Superintendent Girandi S. Agono, Sir, ang aming District Fire Director ukol sa mga best practices. Pwedeng pwede na, o kaya'y okay na yan. Huwag masanay sa ordinary. Ang Maynila ang kapitolyo ng ating bansa. Malaki ang inaasahan sa atin. Alam natin na kung sino man ang may pinakamahusay na fire service, dapat yun ay Maynila dahil dito na mag-umpisa. Kung sino man ang may maipakikita na epektibo at mahusay na trabaho, dapat magmula sa Maynila. So napakalaki ng pressure, napakataas ng expectation, at lahat naman yon ay pinipilit natin na maibigay sa paraan na dapat natin gawin. Ano ba ang vision, mission, ang at objective ng ating ahensya? Of course, to save lives and properties, enforce the fire code, investigate all causes of fire, at syempre siguraduhin na nandyan tayo in times of emergency to render emergency medical services, provide rescue, at saka kung ano pa yung tulong na maibibigay natin. So sa pamamagitan ng pagsasaisip ng mga bagay na yan na dapat nating gampanan, palagay ko yung pressure ma-overcome natin dahil later on may ipapakita natin na this is what BFP stands for. Gagawin namin ang mga tungkulin na ito at hindi namin kayo bibiguin. Maliwanag naman ang mandato sa atin ng Saligang Batas at ng Civil Service Commission. Ito ay nakasaad sa Article 11, Section 1 ng 1987 Constitution na siyang dapat na maging pamantayan ng lahat ng empleyado ng gobyerno. Ang sabi rito, public office is a public trust. Public officers and employees must at all times be accountable to the people. Serve them with utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency. Act with patriotism and justice, and lead modest lives. So, maliwanag na hindi pwedeng magtatrabaho tayo na pwede na.
Hindi pwede yun. Dapat pwedeng-pwede. Because we must do our duty with utmost responsibility and efficiency. So, yan yung mga pamantayan na kinakailangang isaisip, isaalang-alang sa bawat araw na tayo ay gumaganap sa ating tungkulin. So, yan yung aking palaging sinasabi sa mga tao. Anything beyond that rule, outside the bounds of that rule, is not allowed. Yan ang lagi kong sinasabi. So, maliwanag yan na pamantayan sa mata ng mga nasasakupan ko dito sa Manila Fire District. At hindi tayo pumapayag na sila ay kikilos ng lampas o labag dyan sa mandato na isinasaad ng batas. Bawal ang tamad, bawal ang basta lang, hindi pwede ang pwede na. Dapat pwedeng-pwede. Sabi nga natin, since 1901. So yung mga fire stations natin, kung titingnan natin, talagang luma na. At makikita nyo sa istruktura, nandun pa yung mga original na parte ng gusali. Mga kahoy na makikita ninyo na talagang napakatibay. Ano? Although makikita natin na hindi na siya ganun kaganda, sa pamamagitan ng patuloy na paglilinis, minor repairs na kaya natin gawin, na may maintain natin yung ating mga fire stations. At dyan na yung kapakinabangan ng DW Sufrag na ibinigay sa atin ng pamahal ang Luzon sa pangunguna ng ating punong ehekutibo sa lungsod ng Maynila, si Honorable Mayor Francisco Isko Moreno Dumaboso, na talaga namang hindi nagdalawang isip kasama ang kanyang sangguniang para ipagkaloob sa atin yung DW Sufrag. So, yung mga gusali na yan ay patuloy pa rin namang ipepreserve at sa tulong at suporta ng ating fire chief na si Director Embang at ng ating regional director na si Chief Superintendent Dolot, ika nga ng ating RD, we will bring back the lost glory of Manila. Kasi nga talagang ang Maynila ay nakita natin luma na ang mga fire stations. At ito ay muling bubuhayin, pagagandahin, at ito yung ini-imagine natin lahat na maging tourist destination ang Maynila para sa mga original fire stations na dito lang makikita sa lungsod ng Maynila. Yung darating na panahon, higit na maganda, ano? Pero sa kasalukuyan pa lang, sa tulong at suporta ng ating regional director, inuumpisahan na yung pagpapagawa. Kamakailan ay napirmahan na po yung mga proposed plan, perspective, floor plan, etc. Pati yung guguli na panggastos dito ay naisulong na. Una nang gagawin yung Arroceros Fire Station at saka yung fire station sa Tondo upang ito ay lalong maging mas moderno, mas maganda at mas kaya-ayan tingnan. Ito nga ika yung tinatawag natin na we will try to tell the public this is our fire station and this is what we can deliver. Lalo na dito sa mga mamamayan ng lungsod ng Maynila, meron po tayong ipinatutupad na batas. Ito po yung Fire Code of the Philippines of 2008. At ang kapakinabangan po natin sa batas na ito ay magiging fire safety ang ating komunidad. Tutunay po na magastos. Ang gugulin sa fire safety ay napakataas. Kung meron kang isang lumang building at ito ay nire-require natin ng sprinkler system ay sa sinasabi ng batas, you really have to spend a lot of money. Subalit, tignan po natin ito doon sa aspeto na ano ba ang pinakamabuti para sa atin. Karapatan natin ang magnegosyo. But we have to understand that in the hierarchy of rights, the highest right that has to be respected is the right to life. So kung meron kang gusali na hindi naman fire safety at mapapahamak ang ating mga kababayan dito sa Maynila, you have to consider that, yung right to life. So hindi natin sila dapat ilagay sa alanganin at obligasyon natin bilang negosyante na sundin ang isinasaad sa fire code para tayo ay maging fire safety. That's one. Ikalawa po ay huwag nating kalimutan na kung merong emergency, nandito po ang Bureau of Fire Protection. All you have to do is to dial 911. Ito po ay national number na isinasaad po ng Executive Order Number 56 na kinakailangan lamang po i-dial ninyo kung ano man po ang kailangan ninyo, bumbero sa oras na sunog o anumang tulong
nandiyan po ang gobyerno. Darating ang bumbero, pulis o iba pang ahensya upang tumugon sa inyong pangailangan. At sa mga kasamahan naman natin dito sa Manila Fire District, ay patuloy akong nagpapasalamat sa inyong pagsuporta sa ating isinusulong na mga reforma in terms of fire safety enforcement at saka yung ating database system, which is really important para mas maging maayos ang records management, reporting system, at yung pagre-review natin ng records ng bawat establishments dito sa Manila. Maraming salamat sa patuloy ninyong kooperasyon at pagpapakita ng dedikasyon para ang mga requirements na hinihingi ng batas sa pagsusulong ng ating tungkulin ay mapagtagumpayan natin na magampanan ng may buong kahusayan. Maraming salamat po sa inyo. Kaya sa ating mga taga-subaybay, ugaliin nating tumutok sa gabay at diskarte tungo sa ligtas na pamayanan. Salamat po, Sir Agonos, at sa inyo at sa lahat ng inisyatibong mga isinasagawa para mapabuti ang mga serbisyo para sa ating syudad, ang mahal nating Maynila. Nawa ay maging inspirasyon po ito para sa lahat ng kapwa ninyo, mga district, provincial directors, at ating mga viewers. Ito po ang inyong OL friend Tyson sa Manila. God first! Ang galing ng Manila Fire District. Salamat sa mga napakagandang initiatives ng matikas at magaling na District Fire Director, Senior Superintendent Gerandy S. Agonos. Sir! Siyempre naman, oil friend. Manila nyo kaya kami. Proud to be. Kaya, mga oil friends, ito na talaga ang good news this 2021. Nagsisimula o sinugdanan na po ang modernization program ng Bureau of Fire Protection. Nagpapasalamat din po tayo sa ama ng Bureau of Fire Protection, Director Jose Segundo Embang Jr. at sa ating innovator na Regional Director, Chief Superintendent Gilbert Numalaong Golot sa pagpupursige na mayangat ang antas at kalidad ng ating ahensya in the modern era. Nakaka-proud talaga, my friends, na naging parte tayo ng programang ito. We would like to extend our gratitude sa aming mga sponsors for last year's episode. To all district and city fire directors po, maraming salamat po, ma'am sirs. Also sa lahat ng chief EFSES, pati na rin sa men and women of the Bureau of Fire Protection, National Capital Region. Mas lalong-lalo na po sa ating mga viewers mula Metro Manila at sa iba't ibang parte ng Pilipinas, pati na rin sa buong mundo. Taos puso pong pasasalamat namin sa inyo. Kaya mga oil friends, patuloy niyo po kaming suportahan. Click niyo po ang like and follow ang aming FB page, Community Relations, BFP, NCR. May QR code po naka-flash sa aming screen kung saan direct po makakapunta sa aming page. Paki-share na rin, react po kayo ng heart, and like our daily post. Abangan po ninyo ang aming mga nakahandang surpresa para sa 2021. Kaya before we proceed, mga friends, we would like to thank our sponsor for this episode. Maraming salamat po sa ating District Fire Director ng Manila Fire District, Senior Superintendent Gerandy S. Agonis, sir, at sa lahat ng gumuguho ng MFD. Yes, a very special thank you po sa lahat ng Manila Fire District. Hanggang sa susunod na serye, mga oil friends! We would like to thank our supportive and kaagapay nating lahat, our Regional Director, Chief Superintendent Gilbert D. Dolon. Our humble Deputy Regional Director for Administration, Superintendent Jerome Tiriano. Our dynamic Deputy Regional Director for Operations, Senior Superintendent Gary R. Alto. Our Chief Directorial Staff, ang kapanalig natin, Superintendent Edwin P. Vargas. Our Division Chief for Fire Safety Enforcement. Last but not the least, the heart and soul of Beer Flakes, our Chief Community Relations Section, Inspector Precious V. Petario. Ako po ang inyong old friend, F1 Rizosa. At ako naman po ang inyong old friend, F1 Hernandez. Para tagabay at diskarte tungo sa ligtas na pamayanan. Happy sa inyo ng Beer Flakes! Shoutout po, Biyay Pamilya! Bumbero Adventure, subscribe, like, share, Community Relations Section, National Capital Region.